Hi guys, this is Richard. Welcome back sa ating channel. Now for today's video, actually ko-uwi lang natin galing trabaho. At ang gagawin natin na tayo maglilipat ng isang Sansevieria. Actually guys, this is one of my favorite Sansevieria. Ito yung tinatawag na Sansevieria Francisii. Gusto nyo mo malaman kung ano itsura nito? Tara, samahan niyo ako. So ito guys, ito ang aking Dragon Sansevieria. So tinawag ko lang siyang Dragon Sansevieria kasi mukha siyang dragon, para siyang katawan ng dragon guys. So, tapos ito yung mga scales niya. So ito ang aking pinaka-favorite na Sansevieria ngayon. Kasi nga dahil sa itsura niya. Medyo delikado lang siya guys kasi matutulis yung tinik ng dulo ng leaves niya. So kung meron kayong ganito, ingat lang kayo lalo na kung may mga bata. So nakikita nyo dito, meron na siyang aerial roots. Pero inisip ko, i-repot ko muna siya bago ko i-propagate. So yan, ito na yung ating Sansevieria Francisii. So i-repot ko siya guys dito. Ito guys yung patato, this is worth 40 pesos lang, nabili ko sa Silang. And ililipat natin ito. Tapos lalagyan natin itong pole. Tinatawag to na ano, coco pole. Or ito yung ginagamit na pole guys para sa mga creeping or sa mga gumagapang na plants. So, tara! Ito guys, itong ginagawa ko, nilulusin ko lang yung lupa kasi nga medyo nagdikit na yung lupa. Pero ingatan nyo lang guys, lalo na yung sinasabi ko sa inyo, medyo matulis siya. Nasugatan lang ako. Ayan, natusok na ako kanina. So, ingat lang kayo pag kayo ay nag-repot ng ganitong Sansevieria. So, bubuhos ko lang itong lupa para mag-loosen yung soil at mahila natin yung plants na hindi na da-damage yung root system niya. So, ito, ginamit ko lang yung pole niya. Yun ang ginagamit kong panghukay dito para hindi masyado ma-damage yung mga ugat. Now, pag na-loosen na guys, pwede nyo nang hilahin ng dahan-dahan. Yan. Okay. At itong soil, since nakita ko medyo rich pa naman yung soil to or medyo mataba pa rin naman yung soil na to, ito pa rin yung gagamitin natin for repotting. So, tignan natin yung roots. Nakita nyo naman, roots is healthy. So, wala masyadong damage na roots. At pwede natin siyang ilipat. Yan. Grabe guys, so haba na niya. So, lipatan natin doon sa bagong pot niya. Now, sa pagliripat, yan. So, kung may pole kayo, make sure na guys yung pole niyo masyadong nakalubog din doon sa pot para maging stable siya. So, gagawin ko rito, iikot ko muna siya using a cable tie. So, kung wala kang cable tie guys, pwede nyo gamitin ng alambre or any kind ng tali para ma-secure nyo yung stem at leaves ng Sansevieria. So, ingat lang guys. So, yung sinasabi ko, medyo matusok to. So, for this one, ang gagamitin ko nga ay yung cable tie. Ayan, secure lang natin. Bago natin siya lagyan ng soil. So, ipwesto lang natin ng position na gusto natin. And, dalagyan ko palang isa dito sa taas para totally secure yung paglaki niya. Ayan. And in the future, kung sakasakaling mag-decide tayo na i-propagate, pwede na nating actually ihiwalay itong nasa taas dahil meron na nga tayo nakikitang aerial roots kanina or may mga ugat na tayo nakikita. So, pwedeng-pwede na natin siyang ihiwalay. Pero for the meantime, yan nga, i-repot lang muna natin to at hintayin natin maging stable bago natin siya i-propagate. At actually guys, nag-enjoy pa ako ngayon sa pag titingin sa kanya. O nag-enjoy pa ako sa kanya na ganyan ang itsura niya. So, yan. Punuin lang natin ng soil yung ating new pot. So, make sure na yung soil ay even na nakalagay sa loob ng pot para stable guys. Kasi tulad nito, meron tayong pole.
So nakakadagdag siya nung ano, nung bigat nung halaman. So make sure na compact talaga yung soil. Pero make sure guys, yung soil nyo is well draining, ha? Hindi siya maputi. Kasi magsasuffer naman yung root system nyo. If in case, hindi maganda yung soil mix na gagamitin nyo rito. Yan, dadagdagan lang natin ng soil para totally secure yung ating Sansevieria Franciaceae. Ito na yung naripat natin na Sansevieria Franciaceae o ang aking dragon Sansevieria. So yan. Ganda guys, oh. Para siyang ahas o dragon na nakapalupot dun sa pole. So there you have it guys, ang ating Sansevieria Franciaceae. So again, maraming salamat sa lahat ng nood ng video na ito. At kung nag-enjoy kayo, kindly hit the like button. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell. Again, this is Richard, ang Platinong Galanda, di makagala dahil sa pandemic. Hanggang sa susunod na video, peace out!